Rambut ah. Yan guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. So, welcome back to Wonder Farm Channel. So guys, i-update ko kayo sa mga videos na hindi ko na i-upload. So, yung pagtatanim at pagpapatubig natin ng ating mga tanim na gulay. Saka, day 2 na pala guys ng ating tanim na talong. So, daily update ko kayo yan guys hanggang sa magkaroon ng mulaklak at sa pag-ani natin. So subaybayan niyo po ang pagtatanim natin ng or pag-aalaga natin guys ng ating tanim na talong. So para meron kayong makuhang aral or if daily umaga kung paano ang tamang proseso sa guys. So hindi ko naman sinasabi guys na perfect ang aking pagtatanim, pero papakita natin guys kung tama ba yung proseso ang ginagawa natin. So kung manonood kayo guys, daily makikita nyo at ma-update kayo sa mga kung paan natin alagaan ang ating tanim na talong guys. So yan guys, samahan nyo ako. So yan guys, ngayong araw na to ay nagpapatubig tayo ngayon at dyan ay yung palang tubig na yan ay galing sa ilog, yung dating ilog natin guys, namin dito sa aming lugar. So yan, siguro mga 1.5 hours lang natin siyang tutubigan guys, tapos mamaya pamaya-maya ay magtatanim na tayo ng talong. So yan guys, samahan niyo po ako. Diyan guys, medyo igigilid lang natin sa tabi ng puno ng sitaw, tatanim natin yung ating talong. So napalahan ko na yan guys, na buwaghag ko na yan yung mga nakaraang araw. Kung napanood nyo yung video ko na pinapala ko yung lupa, so nagpinala ko para maging buwaghag guys yung lupa. So after na matubigan nun, malambot yun guys, so itutusok na lang natin para tayo nagtatanim lang ng palay. So ganun lang gagawin natin yan guys, kaya madali lang natin matatapos. Saka pala yung ibang lugar, yung mismong pagtatanim na inisprayan ko na yan ng pandamo. Kaya lang dahil napatubigan natin guys, siguradong tutubo na naman yung mga damo. Lalaki na ano. Eh yun nandun nga eh ano lang eh. Dalawang dahon. Rambut ah. Yan guys, itatanim na yung talong ngayon.
Ayan guys, dito na ng ating tanim na talong. Buhay na siya. So medyo kailangan na lang natin siyang damo-damuhan para maka bula siya at hindi makain ng damo yung sustansya ng lupa. Basa pa siya. Kailangan lang natin siyang gagambulan palagi guys para buwagag yung lupa at magandang kumalat yung kwan natin, yung ugat pala ng talong. So yan lang, kailangan natin magdamo. Hindi ko na guys nilagyan ng plastic mulch kasi meron tayong time na sitaw sa katabi. Tama-tama na guys, pagka after na palipas na yung sitaw natin. So may bago na naman tayong pagkukuha na ng loobin pang araw-araw na pangailangan natin sa buhay, kumbaga gastos. So ito naman siya, talong naman ang susunod na pipitasan natin. Kaya pinasundan ko na siya guys kahit may tanim pa siyang sitaw. So, medyo ang gagawin ko na lang guys pagka medyo malabong na yung pan, yung sitaw sa ibabaw, babawasan ko na lang yung dahon ng sitaw para hindi masyadong maliliman yung talong natin at malagyan, sikatan din siya ng pan, kumbaga ng araw. Siyempre kailangan kasi ng gulay yung sikat ng araw. So ayan guys, dito talong yung sa harera niyan. Talong diyan. So sa kabilang side naman ang tanim natin ay tawag dito, kamatis. So ayan, binary kamatis natin. Ang pagitan siguro niya guys is mga less than 1 meter. Mga 90 centimeter ang pagitan niya. O mga ganun, 90. Ito naman guys, kamatis, hindi naman natin ito pan, kumbaga parang walang kasi ito tumubo lang. Itinanim ko lang dyan para nakaharela siya. Mas malayo yung pagitan niya. Siguro mo ganun din, mga 80 centimeters ang pagitan naman ng kan, hindi siya madikit. Hindi ko na siya ibabala guys. Pag-agapahin ko na lang siya para pag namimitas tayo ng talong ay hindi tayo mahihirapan. Kasi kung pareho siyang mataas, kung parehong mataas yung talong natin saka yung kamatis, ay babalag natin. Magsasalubong siya. So mas maganda, nakababa na lang yung kamatis natin para may space pa tayo pag namimitas tayo ng talong. So ito guys, meron tayong malungkot na pan. Malungkot na kamatis. Hindi ko alam kung natubig siya kasi nung nagpatubig tayo guys, sakto umulan. Tapos medyo parang uulan pa rin ngayon guys. Malungkot ang kamatis. So, ang gagawin ko na lang guys, lalagyan ko na siya ng pasunod para ba. Ayan guys, tatanggalin natin to. Tumubo lang yan siya. Lipat natin dito. Kung sakaling mamatay man siya, meron siyang isang buhay. Kung mabubuhay naman siya, edi tanggalin na lang natin isa. Kuwan lang yan guys, kung nga tumubo lang dyan na kamatis yung mga yan,
tinanim ko lang ng pantay-pantay. Kung gaganda siya, di mainam. Pero talagang guys, itong talong, ito yung may kwan. Binili ko ang buto. Pero yung kamatis, yun nga, tumubo lang dyan. So ito yung may gastos. Yung tanim natin na talong. Maganda din naman guys, namumunga din yung kamatis kung sa kahit kahit binuto lang. So, ayan mga ka-Wonder Farm, yun po yung mga ginawa natin nung nakaraan. So, sabi ko nga may part 2. So, yun yung ginawa ko nung nakaraan. At ngayon ko lang in-upload. So, yun lang guys, sana lagi kayong sumubaybay guys para lagi kayong ma-update at makakita kayo ng or makamalas kayo or ng ibang idea para magtanim ng paano magtanim ng talong. So madami naman dyan mas magagaling guys, di ko madaming magagaling na magsasaka. So pero kung manonood kayo guys sa mga i-upload kong video, makikita nyo kung susubaybay kayo, makikita nyo yung kung paano ganda pala yung magandang proseso na pwede yung sitaw at talong magkatabi. So maraming gumagawa niyan guys, pero syempre kanya-kanyang paraan. So kung mapapanood niyo yung daily update ko, so makikita niyo kung gaganda ba yung talong natin kahit nasisilungan siya ng kahit may tanim pa na sitaw. So yun guys, kaya encourage ko kayo na panoorin ng video. So merong magkakaroon kayo ng kwan. So dalawa kasi income guys eh, merong habang kumikita ka sa may sitaw, so naghihintay ka na naman ng panibagong pagkukuha na mo ng income, yung talong nga na pasunod natin guys. So gayon din yung kamatis, ang gagawin ko naman guys sa kamatis ay pasusundan ko na yun ng ampalaya. So ginagawa na rin yun ng marami guys, pero tingnan nyo guys at panoorin nyo. So yun lang guys, maraming salamat po at lagi po sana kayo sumubaybay. Doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please subscribe and hit the notification bell para ma-update ko po kayo sa mga susunod ko po kong video. So, yun lang guys at maraming salamat. Bye-bye!